Maligbis li mga idol ang sagot nga daw sa problema ng Los Angeles Lakers pagdating sa kanilang shooting. Ayon sa isang league executive mga idol, sabi niya if you don't get Kyrie, kailangan mo ng shooting. Kapag nakuha mo si Kyrie, kailangan mo pa rin ng shooting. Kaya nga daw itong si Malik Beasley ang dapat nakuhanin netong ting ng Los Angeles Lakers from the Utah Jazz. 3-point specialist kung tawagin mga idol itong si Malik. Pero kayang-kaya niya rin mga idol mag-dribble ng bola, kumuha ng sarili niyang puntos. Pero ang specialty niya nga ay 3. Kaya nga nag-average siya last season mga idol lang 37% dyan. At sa kanyang buong karera, 38% 3-point percentage nga siya. Very efficient at very reliable. At mas cheaper nga rin ito mga idol kay Buddy Hield. Si Hield kasi ay may salary nga na 22 million, samantalang si Beasley ay 15 million. Kayang-kaya ng Lakers kung ititrade nga nila mga idol itong si THT. Yan ang biggest question sa kanila. Willing ba sila na ipalit eto nga si THT para sa isang shooter na siguradong makakatulong naman sa kanilang team? Alam naman natin mga idol na hindi nga fit itong si Taylor Norton Tucker mga idol at ang kanyang skillset dito nga kay LeBron James, kay Anthony Davis, tapos dinagdagan pa ni Westbrook. Kaya nga hanggang ngayon ay hindi niya pa rin mailabas ang kanyang potensyal dahil nahadlangan nga siya ng mga superstar ng Lakers. Pero kung papalitan niya ito ng shooter na talagang complementary dito nga sa Lakers Big 3, ay talaga namang masasabi nga natin na ito nga ay isang upgrade. Pero anyways nga mga idol, dapat bang kuhanin ng Lakers itong si Malik Beasley para sa shooting? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At pag-usapan naman natin mga idol si Jordan Clarkson na expected nga na maglaro sa Gilas, Pilipinas sa next FIBA World Cup ngayong parating na August. At specifically nga mga idol, yan ay sa August 25 and August 29. Sabi ng SBP President na si Alpa Nanilio, "We're excited to bring back Jordan. We're also hoping to enlist Kai Soto." Pero pag-usapan nga rin natin mga idol ang bad news dito nga kay Miles Bridges na isang ang free agent ngayon. Dahil mga idol matapos nga siyang kasuhan ng domestic violence ay ito nga daw si Miles Bridges faces up to 11 years and 8 months in prison if convicted of the current domestic violence charges against him. Maaring ang masayang ang future ni Miles Bridges mga idol. Maaring ding masayang ang kanyang mga perang pwedeng sahurin nang dahil nga sa kanyang naging maling desisyon na atakihin physically yung kanyang ang wife. Kaya nga ngayon mga idol, siguradong kabado at pinagsisisihan ni Miles Bridges yung kanyang ang ginawa. Dahil mga idol, siguradong masasayang ang kanyang NBA career kapag nga siya ay nakulong. At pag-usapan na nga rin natin mga idol ang ating next balita na patungkol kay Joe Lacob. Matapos niya nasabihin niya sa podcast ni Andre Iguodala na unfair nga daw yung luxury tax rule netong NBA, binawian nga siya mga idol ng NBA at fine nga siya ng $500,000 matapos ng kanyang naging comment. Hindi nga nagustuhan ng NBA mga idol yung sinabi niyang very unfair nga daw yung luxury tax system ng NBA at ayun, na-fine nga siya at wala siyang magagawa dyan mga idol kung hindi bayaran yan. At sigurado from now on mag-iingat na rin yan si Joe Lacob. Sigurado na rin yung mga ibang mga NBA player na against dito sa luxury tax. At yan ang alamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!